The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The disciples were on the way, going up to Jerusalem, and Jesus went ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the 12 aside again, he began to tell them what was going to happen to him. Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. But after 3 days, he will rise. Then James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, "What do you wish me to do for you?" They answered him, "Grant that in your glory we may sit, one at your right and the other at your left." Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized?" They said to him, "We can." Jesus said to them, "The chalice that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared." When the 10 heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, "You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, but their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Salvation is not something that you ask for, but something you should work for. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na hinihingi, kundi pinagtatrabahuan, pinaghihirapan. Could you say salvation? This is the lesson that we could learn from Jesus today. Ang kaligtasan, hindi hinihingi, kundi pinaghihirapan at pinagtatrabahuan. We heard in our gospel, the sons of Zebedee, James and John, went to Jesus and asked him, "Grant that in your glory we may sit, one at your right and the other at your left."
Sa Tagalog, no, sabi, no, sana po makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kaliwa at isa sa kanan. But Jesus directly told them, you do not know what you are asking. Kakahiya yun, no? Hindi mo alam kung ano ang iyong hinihingi. Oh, kaya huwag hingi ng hingi. Oh, baka masabihan ka ng Diyos. Oh, hindi mo alam ang hinihingi mo. Oh, alam mo naman tayo, no? Lahat na lang hiningi. Oh, ayaw na magtrabaho. Oh, lahat hiningi. Oh, pero Jesus directly told the two brothers, you do not know what you are asking. To sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those to whom it has been prepared. Tagalogin natin para mas malinaw. Sabi, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. This caused the other 10 apostles to get angry at the two. But we do not know the reason why the 10 apostles get angry at the two brothers. Hindi naman sinabi doon. But we could only suspect. Pwede lang tayong magsuspecha kung bakit nagalit yung sampu. May mga pwedeng dahilan, no? Maaring nagalit sila doon sa dalawang magkapatid kasi iniisip ng sampung alagad na nilalamangan tayo, dinadaya tayo nitong dalawang magkapatid na to. Oh, gusto nila sila yung maupo kasama ni Jesus. Paano naman tayong sampu? Pwedeng ganun. O pwede rin, iniisip nila na hindi makapag-intay itong magkapatid na to, no? Pinangungunahan nila si Jesus, no? Mapanguna, no? Kasi, no? Ba't mo hinihingi yung posisyon na yun? No? Hindi mo intayin sabihin, hindi mo intayin ibigay sa'yo. No? O pwede rin namang nagalit yung sampung alagad kasi iniisip nila na paladesisyon yung magkapatid. Diba? Galit tayo sa mga paladesisyon. Yung masyadong nangunguna sa pagdedesisyon. Oh, bakit kayong dalawa? Bakit hindi kaming sampu? Oh, paladesisyon eh, no? Kaya, pwedeng yun yung dahilan. It could be the possible reason, but we could only suspect. But nothing was said clearly. But one thing is for sure, isa lang asigurado, it is clear that to sit in the kingdom of God is not something that we could ask for. Isa lang asigurado, hindi natin pwedeng hingin ang posisyon sa kaharian ng Diyos. However, Jesus told them that though they cannot ask for it, they could work for it. Pwedeng pagtrabahuan. Hindi pwedeng hilingin, pwedeng paghirapan. As Jesus said, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. This is how salvation is attained. To know how to give one's life for others. Kaya pala, yung sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi na ni Jesus yung mangyayari sa kanya sa Jerusalem. Kaya pala na kinukwento niya yung siya'y pahihirapan, siya'y duduraan, siya'y papatayin. Kaya pala niya yun kinukwento.
Because that means giving one's life to others. Yun palang ibig sabihin nun. Yung ibibigay niya ang kanyang sariling buhay para sa iba. And that is how we also attain salvation. To give our life for others. Giving one's life does not only mean to die for others. Well, that's the best. If you could do it, no? Yung mamatay para sa iba, yan yung maganda. Pero kung kaya mo lang, no? Hindi naman lahat, no? Tinatawag para mamatay para sa iba, no? No. Kaya nga yung mga martyr, no? They became saints. Why? Because they were called to give their life for others. Ialay ang sarili nilang buhay. But hindi lahat ganun. Hindi lahat mamamatay. In the simplest way, it could be through service. Like what Jesus is suggesting. To serve. To be a slave. Maging tagapaglingkod. Maging alipin. The word service comes from the Latin word servus, meaning a slave. Kaya pala, no, kapag nagsiserve ka, you are a slave. And literally, a slave is someone who obeys orders and does a menial job without receiving anything in return. Ganun ang paglilingkod. Sumusunod sa ipinag-uutos. Kaya maganda, no? Tignan natin. If we're saying that we are serving, tingnan mo muna. Sumusunod ka ba sa utos? O ikaw yung nasusunod? Yeah, may mga ganyang mga lingkod, eh, no? Mas magaling pa sa mga pare. No? Meron din naman ganyang mga pare. Mas magaling pa sa obispo. No? If that's the case, that's not service. Because service is someone or something that you do out of obedience. It is a menial job without asking anything in return. Kaya yung service, kapag meron kang nakukuha, that's not service. That's work. Kaya yung mga katulong, yung mga sa restaurant, yung nagbibigay ng service, that's not service. That's work. Kasi may bayad yun eh. Service is something that you get or you do without asking anything in return. It is a humble work. Kaya nga yung pag-aalaga sa mga may sakit, yung pag-alaga mo sa magulang mo, that's service. Anything that you do without anything in return is service. And service is our way to salvation. Gusto mong maligtas? Maglingkod. Gusto mong maglingkod? Ibigay ang iyong sariling buhay para sa iba. My dear brothers and sisters, salvation is the work of a servant. No one can save without serving. And that is why salvation is something that we do not ask for, but something we work for as servants. Amen.